Saan galing ang pera mo? Iyan ang madalas na tanong kay Finance China na nakilala sa pagwawaldas ng milyon-milyon sa isang araw. Pero maybe we're asking the wrong question. Ang tanong, may pera ba talaga? Watch this video until the end at himayin natin ang issue na ito kasama ng issue ng mga vloggers in general na namimeke ng mga contents. Back to the issue, nagpapanggap lang bang sobrang yaman ni Finance China for the clout? Ito ang bagong inintroduce na tanong ng pambansang Marites na si Cian Gasa. Sinetch-itin isang beauty queen ang nakipag-threesome sa may... Pero oops, si Finance China o John Paul Nuke in real life ay isang content creator. Noong una, gumagawa ito ng mga comedy skits. Good morning, ma'am. Welcome to Jollibee's. What can I take for your order today? Hey. Palaybok? Pero nag-boom talaga ang pangalan niya sa kanyang mga video kung saan nagwawalda siya ng mga pera, including these challenges na binibigay sa kanya ng mga followers niya. 10M? Anong bibiling ko sa 10M? Ano pa mabibili ng 10M? Nailatandaan niyo yung lupa na sinabi niyo? Magkano kasi yon? 12. 12 million. Oh, may nag-challenge sa akin ngayon. So yun nga, Nay, ikakash na natin. Regalo ko na sa iyo for New Year. Hanggang sa nitong mga nakarang araw ay pumutok ang issue na lahat daw ito ay fake or for the clout lang. Ito ay ayon kay Cian Gasa. May mga netizens na nag-private message sa kanya. Ang isa dito ay ang restaurant sa La Union kung saan nag-PM daw si Finance China at inaalok ang resto ng ex-deal. Ito ang sabi ni Finance. Do you guys do collaborations? I'm Finance China and I have 28 million likers on TikTok. Was wondering if you guys want to be featured for an ex-deal collab for today. Well, pumayag naman ang restaurant. Pero nagulat sila sa dami ng mga kasama ni Finance. Sabi, ang kafal. Gusto 14 packs, libre silang kakain. Laki-laki kinikita niya sa mga vlogs niya tapos kakain for free. Panoorin niyo videos niya, nangyayabang pa ng mga perang piniflex niya. Maliban dito, may isa pang Pinoy na lumapit daw kay Cian Gasa at inisplook na wala naman daw talagang binili si Finance China na luxury car sa isang vlog niya. Fake content daw ito. Pero mag-check tayo ng mga Lamborghini, SUV, Bentley, ganun ganyan. Kaya. Mura lang naman to. Ay, not mura, sorry. Kung nakakuha po tayo, Mercedes-Benz G-Wagon 63 2024, fully paid charge. So lahat ng yan for the content? Lagot. Sabi pa ni Cian Gasa, inis na inis daw yung may-ari ng car dealership. Kasi wala naman daw talagang binili si Finance. Naku. Maliban dito, question din ng isang vlogger na si Tito Mars ang pagbook ni Finance ng first class sa United Airlines worth 900,000 pesos. Pero sa isang video na deleted na ngayon, ay nakita na ang sinakyan ni Finance ay Philippine Airlines at hindi United. At dagdag pa niya mukhang hindi raw first class. Mukhang economy daw ang sinakyan ni Finance. Of course, there's always two sides of the story. Hanggang ngayon, wala pang sagot si Finance sa mga issues yung pinupukol sa kanya. Pero hindi naman na talaga bago para sa ilang mga content creators ang gumawa ng mga contents na for the show lang, yung fake or staged ang aktingan, yung lilinlangin ng audience. Naalala ko tuloy yung 3 AM challenge ng Jamil noon na na-reveal na hindi naman pala 3 AM sinuot. Naalala nyo rin ba yun? Based sa history, yes, sa una, papatok itong mga gantong contents. For the shock value magti-trending, magva-viral, pero sabi nga nila, truth will always prevail. At pag nalaman ng audience na fake ang mga contents, kadalasan nato-turn off sila at mawawala ka na lang bigla na parang bula sa radar ng mga followers mo. Ikaw, naniniwala ka pa ba sa mga ganitong contents? Sinong content creators ang pinapaniwalaan mo noon hanggang ngayon dahil honest sila at authentic? Share your thoughts in the comment section.